Panginoon kayong lahat niyang mga anghel. Kayong malalakas na mandirigma na tumutupad sa kanyang utos. Magpuri kayo sa Panginoon, mga anghel ng Diyos. Magsiawit kayo at ipagdangal siya magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga anghel. Kayong malalakas na mandirigma na tumutupad sa kanyang utos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan,
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel sa mga tao, para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong ito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Kumanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tilang taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin
sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at ang iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka pa ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala ko nung may kausap po ako at binabanggit niya sa akin at kinikwento niya sa akin yung mga pangarap sa buhay. Yung mga kanyang life goals. Mga dreams niya. At sinabi ko sa kanya, "Alam mo, sana yung mga kinuwento mo, pagdadasal ko na magkatotoo."
Pagdadasal ko na maging totoo ang mga pinapangarap mo, maging totoo ang mga hangarin mo. At nasabi nung kausap ko, nako Father, sana magdilang anghel ka nga. Minsan na paisip ako, bakit gano'n ang sinasabi natin mga Pilipino tungkol sa isang mabubuting bagay na nais natin? Sana magdilang anghel ka. Ano meron sa anghel? Maganda po sa ating pagninilay ngayon at sa kapistahang pinagdiriwang natin. Pinagdiriwang ho natin ang kapistahan po ni San Miguel, Gabriel at Rafael, mga arkanghel. Ang kanilang misyon ay ipakilala at ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Si San Miguel na nagpakita ng lakas ng Diyos mula sa kampon ng kadiliman. Si Gabriel na nagpahayag ng mabuting balita ng pagdating ni Jesus kay Maria. Si Rafael na nagpahayag ng paggaling kay Tobaya at naging paraan ng pagkakasundo at pagkikita ni Tobias at ng kanyang asawa. Ang mga anghel ay nagdadala ng mabuting balita. Kaya maganda rin ang sinasabi nating magdilang anghel sana sapagkat nais natin na ang mabuting balita ay dumating sa atin. Pero sana hindi lang mabuting balita nang gusto nating marinig. Sana ang pangarapin din nating dumating sa atin ay ang mabuting balita na laging ipinapahayag sa atin ni Kristo. Kaya tayo lahat din ay hinahamon po na makibahagi sa misyon ng mga anghel. Hindi ho ko sinasabing lumipad kayo, no? Ang misyon ng anghel ay ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Kaya ang dala ng isang anghel ay ebanghelyo o mabuting balita. Sana ang dala natin bilang Kristiyano, hindi masamang balita, hindi balitang naninira ng kapwa, kundi mabuting balita. Ang mabuting balita ni Jesus. Maganda ho no sa araw ding ito, Biyernes, araw ng debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Naririnig natin ang kanyang turo. Ang kanyang mga aral at turo ay lagi nating pinagninilayan bilang mga deboto. At hindi ba yun ang simula ng isang buhay deboto? Nakikinig sa aral at turo ni Jesus. At yan po siguro yung magandang bigyan nating pansin sa ating buhay deboto. Hindi lang po pagsusuot ng damit na may picture po ng Nazareno. Hindi lang po yung pagnanais na sumama sa prosesyon, kumasan, humawak ng lubid. Hindi lang sa paglalakad o paglalakad ng paluhod sa loob ng simbahan. Pero nagsisimula ang buhay deboto natin sa pakikinig sa ebanghelyo ni Jesus. Diba? At yun yung bigyan nating importansya sa buhay natin. Mula sa pakikinig, nagkakaroon ng pagsasabuhay ng ebanghelyo. Sumasalamin at lumalarawan sa atin si Jesus. At yan po ang laging pinapaalala sa atin ng anghel. Ang mabuting balita na kanilang pinapahayag ay laging nakaturo sa kabutihan ng Diyos.
Kaya ano, bilang deboto, handa din ba akong maging anghel sa iba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang anghel? At ang anghel ay nagdadala lagi ng ebanghelyo ni Kristo. Kaya po maganda mission sa atin. Pagkatapos ng misa, hahayo tayo. Pupunta babalik sa mga bahay, sa iba, pupunta sa trabaho, kahit saan ka man naroon, dala mo ang ebanghelyo ni Kristo. Dala mo ang ebanghelyo ni Jesus. Kung ganoon ang gagawin natin, binabahagi natin ang mabuting balita ni Kristo sa iba, nagiging anghel tayo ng Diyos. Kaya ang mga deboto, sana maging tulad ng mga anghel. Anghel na nagbibigay kagalingan. Anghel na nagtatanggol sa pananampalataya. Anghel na nagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ang misyon natin. Ito ang hamon at tawag sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon. Maging anghel sa kapwa natin. Ang mga deboto ay mga anghel. Nagdadala ng ebanghelyo sa lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhay ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo'y naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Oh, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin apay, alay namin sa'yo mula'y
trigo upang maging tugot katawan mo. Jesus Nazareno, alang ka tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala at buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain. Nang pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuring nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagalig na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bibigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Kasala sa amin at huwag mo kami
ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isupo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Exalt Him above all forever. Angels of the Lord, bless the Lord. You heavens, bless the Lord. I will thank You, Lord, with all my heart. In the presence
presence of the angels, I will praise you. All you waters above the heavens, bless the Lord. All you hosts of the Lord, bless the Lord. Sun and moon, bless the Lord. Stars of heaven, bless the Lord. I will thank you, Lord, with all my heart, in the presence of the angels, I will praise you. O Israel, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Priest of the Lord, bless the Lord. Servants of the Lord, bless the Lord. I will thank you, Lord, with all my heart, in the presence of the angels, I will praise you. Spirits and souls of the just, bless the Lord. Holy men of humble heart, bless the Lord. Hananiah, Azariah, Mishael, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. I will thank you, Lord, with all my heart, in the presence of the angels, I will praise you. Let us bless the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us praise and exalt him above all forever. Blessed are you, Lord, firmament of heaven, praiseworthy and glorious and exalted above all forever. I will thank you, Lord, with all my heart, in the presence of the angels, I will praise you. Mga paalala po sa mga nagsisimba,
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan ito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan na maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka po.